What is up everyone? It's Chris. I'm here at kasama ko po ngayon si Bigger tsaka si Ana Luna. Kasama ko sa pagbalik sa window program. So pagbago ka pa lang po dito sa channel. Okay, yung intro pinapagod. Ano yung intro? Balik. Okay, sige. Ulit! What is up everyone? It's Chris. I'm here and welcome dito sa YouTube channel ko. Kapag bago ka pala, don't forget to hit the subscribe button and smash that notification bell para ma-inform ka sa mga vlogs na ipopost ko. So today's content po is galaw-galaw tayo guys. So magja-jogging po ako kasama yung dalawang kaibigan ko. So ayun po sila. Basta nandun. So nandito po ako ngayon sa alma mater ko, yung minamahal kong paaralan, which is Santo Tomas National High School. So marami na pong improvement dito guys, as you can see. Ayan. So yung building na po na yan is bago na. So hindi ko na po yan naabutan. So may bago din doon ng mga buildings. So nandito po kami ngayon kasi nga magjo-jogging kami. So ito yung mga kasama ko. Say hi mga negas! Hi! So naglalakad-lakad muna kami for stretching. So magkikwento po ako tungkol sa pagpayat ko nung una, way back second year high school ako. So mamaya po pag magre-rest ako pagkatapos mag-jogging. Kasi nga makikita nyo ang taba-taba ko na ngayon at gusto kong magpapayat. Years later. Hello guys, so sapat na yung walong ikot. So ngayon guys, ikukwento ko yung paano ako pumayat ng 86 kilos to 48 kilos. So maglakad-lakad tayo dito. So yung idea ko po sa pagpapayat gamit yung food diet. So nag-food diet po kasi ako kasi ayaw akong magka-ulcer. So nag-food diet ako. Then yung pinaka-effective po na food na kinain ko tsaka pumayat ako is gulay. Syempre kumain ako ng gulay. Kahit anong gulay po, basta fresh tsaka green leaves, okay na po yun. Then yung pinaka the best po sa nakain ko sa pagda-diet ko is yung saging saba. Yes po. So saging saba po yung pinaka reason kung bakit ako pumayat ng 48 kilos. Umabot ako ng 48 kilos from 86. Bumaba ako ng 48 kilos. So hindi na po masama kasi nga almost 3 months ko po kasing ginawa yung food diet and effective naman po yung ginawa ko kasi malaki yung nabawa sa akin. So yung routine ko po araw-araw is morning, syempre kumakain ako ng kanin, as usual kumakain ako ng ulam, itlog, okay na yung itlog tsaka kahit anong ulam po in the morning. Then tubig po na medyo mainit po, hindi po yung ano, basta medyo mainit lang po konti. Mainit konti, tapos kakain kayo ng kanin, tsaka ulam, itlog kasi yung kinakain ko for in the morning. Tapos sa lunch naman po, yung kinakain ko sa lunch is yung saging po. So ang ginagawa ko po sa saging saba is niluluto ko po siya. So yung lalagyan nyo yung ng tubig yung saging saba tsaka hintayin nyo maluto tapos kakainin nyo. So usually po yung kinakain ko, the best po kasi yung hinog kasi daw po mas effective yung hinog sa pagpapayat kasi nga po mas
active yung acid ng ano, hinog na saging saba. So hinog po yung usually na kinakain ko sa lunch. Tapos sometimes po yung kinakain ko is hindi po ano niluluto. So yung kinakain ko is hilaw. So pwede pong kumain ng hilaw na saging saba. Yung hilaw na saging saba is good for the heart. Marami po daw itong matutulungan sa katawan natin. So ginagawa ko po is kinakain ko yung hilaw. So yun po, tapos yung dinner ko is hindi na ako kumakain ng kanin. Ang ginagawa ko is kumakain ako ng gulay para po, para daw po linisin yung kinain mo buong araw. So ayun, kumakain ako ng gulay. Hindi po ako masyadong makain ng putas eh, gulay talaga. Gulay yung mga leaves, yung mga dahon-dahon na gulay. Tsaka ayun, saging saba ulit sa dinner, sa hapunan. Kasi nga po, ginawa ko siyang bali, nireplace ko siya dun sa kanin. So yung kanin ko is ginagawa kong saging saba, tapos kumakain ako ng gulay. Siyempre guys, lagyan nyo din ng isda yung dinner nyo. Even sa lunch, pwede po yung ano, kumakain kayo na may isda, na may kasamang isda sa lunch saka sa dinner, para po mas balanse yung kinakain nyo. So yan lang po yung nakita ko sa source eh. Tapos po manok, samahan nyo din po ng manok pag sa lunch or even sa dinner. So sa dinner po, advice ko lang, wag po kayong kumain ng maramihan. Huwag po kayong kumain ng maraming kanin, kahit ulam po, kahit gulay. Yung tamang-tama lang pong kain kapag dinner, kasi nga po matutulog na kayo. So dapat ang gagawin po natin dyan sa dinner is gulay lang, yung mga light foods lang, tsaka yung gulay syempre, kasi yun yung maglilinis sa kinain natin buong araw. So yun lang guys, yan po yung routine ko, tsaka nag-e-exercise po ako. Nag-e-exercise ako ng sa bahay lang. So nagbubuhat ako ng upuan, nagbubuhat ako ng yung plastic bottle 5 liters, tsaka nilalagyan ko ng tubig, 2 galon po. Tapos ayun, binubuhat ko. Then gumagawa din ako ng push-ups. Siyempre, to make my body balance, kasi nga kapag magda-diet po kasi tayo guys, maglo-lose yung skin mo. So sasamahan po natin ng konting exercise po every morning. Pwede po every morning, pero pwede din po every night. So maganda pong mag-exercise every night, pero light lang yung pag-e-exercise nyo. Yung masasabi mong tama na, yung basta okay exercise, pang gabi lang po. Siyempre po, huwag nyo kalimutang uminom ng maraming tubig. As usual po kasi yung iniinom ko na tubig nung nagda-diet ako is warm water po. Mabisa naman din po kasi nga naging normal yung metabolism ko, naging active pa nga yung metabolism ko. Tsaka nagbabawas din ako araw-araw, mga 2-3 pagbabawas araw-araw. So ayun po, yun lang po yung masasabi ko, or yun lang po yung mga ginagawa ko nung una, nung nagda-diet ako. So from 86 kilos po, naging 48 kilos in just 2 months and 27 days or 28. Basta almost 3 months po yung pagda-diet na ginawa ko. So for diet lang po, kasi nga wala akong idea about literal na pagda-diet, yung halos hindi nakakain, halos hindi nakakain ng umaga, halos hindi nakakain yung mag-i-skip ka ng mga meals mo, yung mga kakainin mo. So hindi ko po kasi alam yung mga ganun. So ang ginawa ko po is for diet. So nag-research ako, gulay, saging saba, tubig, isda, manok. Lessen po yung karne, kasi nga po mabigat siya sa tiyan, mabigat po siya sa katawan. So ilessen nyo po yung karne. Then iwas po sa soft drinks, tubig lang po lahat, tubig, warm water. Kung hindi nyo po mapipigilan yung soft drinks, mag-juice na lang po kayo. Pero piliin nyo yung juice, yung fresh, yung sinasabi sa ma-advertise po na fresh from the yung prutas, galing sa prutas po daw talaga. So ang iniinom ko naman po for juice is Smart C. So yun po yung iniinom ko, Smart C, since may allergy po ako, kulang po ako sa vitamin C. So yun, ginawa ko yung Smart C. Pag hindi ko po mapipigilan yung katawan ko na uminom ng soft drink, so nagjujuice po ako ng Smart C. Tapos yung pinakamaraming nainom ko kasi nung pagda-diet is water lang po talaga, kasi napaka-effective po talaga ng tubig sa pag-iinom kapag nagda-diet kayo, kasi nga mababalance yung kinakain nyo. May idea po ako kasi nga po may nag-offer sa akin kung about dito sa pag diet ko, kasi nga bakit
or paano ko daw nilabas yung ganung karaming kilo or nung ganung kabigat na taba from 86 to 48. So may nag ano po ni, may nagsuggest po sa akin na what if gagawa ako ng libro tapos tutulungan nito ako sa pag-publish nito, sa paggagawa ng content, sa designs, idea about sa paggawa ng libro. So positive naman din sa akin kasi nga po one of the opportunity na ito. So once in a lifetime lang din. I'm looking forward po sa ganung gawain, sa paggagawa ng libro. So thank you so much for watching again and again. Thank you so much for watching, guys, and see you on my next vlog.